taka ko, nakakita ako ng magagamit, nakakita ako ng nagpagamit, at may nakita rin ako na ginamit. So dahil na-curious ako, tiningnan ko ngayon kung ano yung nasa loob ng thread. Nakakita ko ngayon ng pictures ng dalawang tao. Hi Judgers! Welcome back to my YouTube channel! Trending topics ngayon sa Twitter. So, trinay kong mag-search, mag-scroll ng mga trending topic kasi mahilig naman talaga ako sa issues. I mean, mahilig ako magbasa ng issues, mahilig akong gumawa ng issue. Or minsan, ako naman yung may issue. While scrolling, ang dami ko nakitang mga thread. Iba-iba yung mga nag-post, iba-iba yung mga nasa picture, pero isa lang naman yung laman ng thread. So nagtaka ako, nakakita ako ng manggagamit, nakakita ako ng nagpagamit, at may nakita rin ako na ginamit. So dahil na-curious ako, tiningnan ko ngayon kung ano yung nasa loob ng thread. Nakakita ko ngayon ng pictures ng dalawang tao. Isang pictures ni Aura Briguela, at isang picture ni Feng de la Cruz. So, being curious, I went through Aura's Twitter. At doon, ang dami kong nakitang thread, ang dami kong nakitang post, ang dami kong nakitang tweets ni Aura na sabi niya mag-spill daw siya ng tea, magsabi daw siya ng issues. But then, it's her side. So, trinay ko ngayong basahin isa-isa yung mga threads or tweets na pinost ni Aura. So actually guys, so this is just my side. Paliwanag ko lang na pag nagpo-post kasi ako ng something, ang pagkakaiba lang nung pag-post ko, pag sa Facebook ko siya pinost, medyo filtered. So ibig sabihin walang halong kalokohan. Pero pag sa Twitter ko siya pinost, andun yung medyo may kalokohan, medyo may kakaiba. So, kung ano may mga nakikita natin sa Facebook at sa Twitter, so magkaiba siya kasi minsan talaga yung Twitter ay for rant. Gusto mong magsabi ng sama ng loob. Sa Facebook kasi hindi ako masyado nakakapag-post ng ganun eh. Kasi nga, it's somehow, yung account ko na yun is maraming nakakakita na ko, teachers. Alam mo yun, baka mamaya may issue. So, maraming nakakakita ng mga boss namin. Baka mamaya ipatawag ako dahil may nakita na hindi maganda na pinost ko. But sa Twitter, pinopost ko kung ano man yung gusto kong ipost sa Twitter. Kung may naiinis ako, kung nagagalit ako sa tao na yun. So, ganun yung nangyayari. So, guys, punta na tayo ngayon sa mga tweet ni Aura. Tingnan na natin kung ano ba yung mga tweet ni Aura na nagpa-triggered sa mga fans. May mga kumampi. May mga hindi kumampi. Pero habang binabasa ko, mas marami yung mga fans or yung mga nagtitwitter, yung mga tao na nagtitwitter na kumampi kay Aura. So, tingnan natin yung unang tweet ni Aura. Actually, thread siya. Nakita ko parang 1 to 20. Isa-isahin natin. Tapos, after nito, sabihin ko lang sa inyo yung lesson na pwede nating matutunan dun saan nangyari kay Aura. So, ito yung una niyang sabi sa tweet niya. Lahat ng mababasa nyo dito, walang kulang, walang sobra. Lahat to nangyari habang may connection kami ni Rafi Feng de la Cruz. Thread 1. Nag-start kami mag-usap after ko mag-retweet ng tweet niya, then nag-DM siya agad that time. Nag-umpisa kami mag-usap katapusan ng October. So yes, let me remind you all first, walang naging kami. Pero nagpakita siya ng motibo na parang merong kami. Alam ni Feng yon sa sarili niya. Alam nyo, palaging maraming revelations na ganito. Sabi nga niya, hindi daw naging sila, walang naging kami. Pero nagpakita siya ng motibo na parang meron kami, na parang meron daw sila. Actually, hindi lang naman sa kanya nangyari to, maaring nangyari din to sa iba. At alam ko na nangyari din naman sa akin to in a way, na may nakausap ako, nakita ko, tapos, or nagkita kami, nagkausap kami, tapos akala ko may something na, yun pala, iba pala yung motibo. Iba pala yung signal na binibigay niya sa akin. But then, alam nyo kung ano nangyari, ang pinakamasakit, umasa ka. Kasi, kung mapapansin mo, mararamdaman mo dun sa pagsulat ni Aura na, in the first place, umasa talaga siya dun sa kung anong meron man sa kanila na sinimulan nila.
Actually, akala niya siguro na simulan na, yun pala parang wala pa pala kay Feng yun. So, para sa akin, yun yung masakit. Na una pa lang, nagbigay na ng motibo, pero hindi ka naman pala balak jawain. Araw-araw kaming magkausap, from good morning hanggang good night. Magkausap kami, nag-a-update sa isa't isa na parang meron talaga. Hanggang sa nag-meet kami ng ilang beses. Maraming beses na kami nagkita at sobrang okay kami. Actually, lahat ng friends ni Feng alam ang totoo. So, yun yung mahirap na napakilala na sa friend mo, tapos lumalabas na kayo, tapos bandang huli, wala pala talaga. Diba? Sakit nun. Kasi, kahit ako man, sa akin man gawin yun, actually, nangyari na nga sa akin to, kaya medyo... medyo na-feel ko talaga kung ano man yung nangyari dun kay Aura kasi mahirap yung ganun na parang nasanay ka na nandyan siya simula good morning tapos hanggang sa mag-good night magkausap kayo tapos bigla na lang malalaman mo na yung sa inyong dalawa wala pala. Gano'ng kasakit yun, diba? Gano'ng kasakit yun? Sobrang sakit. Sobrang sakit. Hindi kami naging okay after magpakulay ng buhok and that time malapit na magpasko. Bigla na lang siyang walang paramdam sa lahat hanggang yung vlog ko, in-upload niya sa YouTube niya, dun lang siya nagparamdam at nag-sorry kasi alam niyang wala na akong balak i-upload yun. Hala, eh bakit i-vlog mo naman yung vlog ng isang tao sa vlog mo? Bakit gagawin mong content yun? Ito ibig sabihin, yung tweet na to, parang pinaparating niya na somehow, may kakaiba. Diba? So, tuloy natin. Hindi na kami okay. For what? Pag in-upload ko yun, nang hindi naman na kami okay, para saan? And yes, totoong in-upload niya yung vlog sa YouTube niya without my permission. Dahilan niya yon para daw mabili niya ng damit na gusto ko sa H&M. Hala? Actually, di ba sabi nga natin, kaya lang yung iba nag-YouTube para lang siguro mag-upload ng videos. Pero... ngayon, sa panahon natin ngayon, kaya tayo gumagawa ng YouTube videos, ina-upload natin mga videos natin sa YouTube, is para ma-monetize. So, para magkaroon tayo ng pera sa mga ginagawa nating content. Ito ibig sabihin, kung walang permission kay Aura yung pag-upload ng video, ang sakit. Parang ang nangyari, para dun sa video na yun, or para sa in-upload na yun, or para sa fame, ginamit si Aura. Diba? Masakit. Kung yung minsan nga yung kaklase mo, ginagamit ka para malibre siya. Di ba parang mag-iisip ka? Bakit niya ginawa yun? Or bakit ginamit niya ako? Anong makukuha niya sa akin? Kaibigan ko siya. Or akala ko may something kami. Tapos malalaman mo na ginamit ka lang para dun. Di ba? Kaya dito, siguro sa mga nababasa ko, hindi naman sa nagiging one-sided ako. Nabasa ko na din yung mga sinabi ni Feng sa Twitter, pero etong kay Aura, masakit talaga yung nangyari sa kanya. Next, hanggang sa nakasahod na siya at nagkita ulit kami, wala naman siyang nabigay sa akin, which is hanggang sa nakasahod at nakuha niya yung silver play button, nang dahil doon sa video na yon umabot lang naman ng 1 million plus sa YouTube yon, di nyo na makikita yung video kasi naka-private na. Hala! So, ibig sabihin talaga, ginamit si Aura. In a way, ang sakit talaga sa part ni Aura. Para makagain ng views, or para makagain ng fame, alam nyo guys, I won't do this to anyone. Hindi ko gagawin yun sa kahit na sino na gagamitin ko sila para sumikat ako, or para tumaas yung posisyon ko. Kaya nga ako gumagawa ako ng way para sa sarili ko mismo, para ako mismo yung naghirap. Ayoko nang masyado nang hingi ng tulong sa iba kasi, alam nyo, somehow, after ka makahingi ng tulong sa iba, may pwede silang isumbat sa'yo. Pwedeng sabihin nila na, kaya ka lang naman sumikat kasi tinulungan kita dati eh. Ayokong dumating sa point na ganun. Gusto ko, ako pa rin. Ako pa rin yung tumulong sa sarili ko. Manghingi ako ng tulong sa iba, oo, pero gusto ko yung sarili ko pa rin, kung 100% yun, yung mahigit 50% dapat galing sa akin. Kaya nakakalungkot lang na may sisikat na isang tao
dahil ginamit niya yung isang tao. Kaya mga judgers, sana matuto tayo sa kung ano man yung nabasa natin sa mga sinasabi ni Aura. Maging mapamili tayo ng mga kaibigan, yung mga kaibigan na alam natin na laging nandyan at alam natin na hindi tayo gagamitin. 6. Pero wala lang sa akin yun. May time pa na magkikita kami sa mall sa Manila kasama dapat si Gray, then ilang oras ako nag-antay sa kanya. So wala sa kanya yun kasi alam mo, nararamdaman ko feeling niya, masaya siya. Siyempre tayo, pag masaya tayo sa isang bagay, parang wala lang. Diba? Kahit na medyo masaktan tayo, wala lang sa atin. Kasi yung feeling na meron tayo, masaya. Yung go with the flow lang tayo. Kasi alam natin na kahit papano, parang mapapaano nun yung loob natin, mapapagaano nun yung loob natin, diba? 7. Tawag ako ng tawag hanggang sa may sumagot na babae at sabi na iwan daw phone ni Feng sa MRT. Which is, nakuha ko yung phone niya and nagkita kami. Pero alam mo ba, lahat set up pala yun? Set up? Lulukuhin mo pa yung isang tao? Isi-set up mo? So pagpatuloy natin, kasi yung nag-abot ng phone sa akin, yun pala ang president ng fans club niya. And yes, si Feng ang nag-utos noon na mag-pretend na napulot nila phone ni Feng. Isa yun sa biggest lie na nagawa nila sa akin. Nagawa nilang iset up ako without any reasons. Grabe. Ngayon, this is the perfect time para malaman nyo na may jowa si Feng. 3 years na sila ng jowa niya at yun yung masakit sa akin kasi nakasama ko na jowa niya at pinakilala niya sa akin as friend lang. Guys, ayoko nang basahin lahat. Kasi nakita na natin kung ayoko nang ipagpatuloy. Actually nabasa ko na siya lahat pero ayoko na ipagpatuloy ito sa vlog ko. Kasi nararamdaman ko kung anong sakit na nararamdaman ni Aura. Bakit ka makikipag-usap sa isang tao na may jowa ka naman pala? Bakit mo papaasahin yung isang tao? Naghintay sa'yo? Sinet up mo pa? Diba? So this is just my opinion. Ito lang yung opinion ko. Opinion ko lahat to sa nangyari. Sana, huwag kang gagamit ng tao para sumikat ka. Pangalawa, maging totoo ka sa sarili mo. Kung may jowa ka, sabihin mo agad para walang aasa sa'yo. Mahirap umasa. Ano, aasa dahil gusto mo maging kayo? Aasa kasi meron kang pwedeng makuha dun sa tao na yon? Hindi. Umasa sa wala. Yun ang masakit. Eventually, malalaman na may jowa pala. Ano mangyari? Idadump ka. Masakit yun. Sana matuto kayo na hindi porket may isang tao na umaasa sa inyo yung ganong pangyayari. Na paasahin mo isang tao. At sana mamulat kayo na hindi porket bakla si Aura ay lolokohin nyo. Hindi porket miyembro ng LGBT ay may karapatan na kayong hindi respetuhin. Tao tayo lahat. We all deserve respect. Kaya sa nangyari na to kay Aura, sana matuto kayo. At sana hindi na to mangyari pa sa iba. At para kay Aura, alam ko malakas ka. Magpakatatag ka. Kasi alam ko pagkatapos ng lahat ng to, babangon ka ulit. Hindi dahil dyan sa nangyari, madedefine na kung ano yung pagkatao mo. Matalino ka. At alam ko magagamit mo yun ngayon. Huwag kang mag-alala kasi may mga taong handang sumuporta sa'yo. Andyan yung pamilya mo. Lagi mong tatandaan na may tamang panahon para sa lahat ng bagay. Hindi man ito yung panahon para sa'yo. Hindi man ito yung panahon para umibig ka. Alam ko, darating yung tamang panahon na mararamdaman mo yung tunay na pagmamahal. At ipapanalangin ko na sana isang araw gigising ka na sobrang saya dahil alam mo may nagmamahal sa'yo. I wish you all the best for this time and always remember that if one door closes, another one opens.
So, sorry judgers kung medyo naging sobrang heavy ng vlog natin ngayon. Medyo hindi ko lang talaga parang kaya na ipagpatuloy pa dahil nga dun sa nangyari. And medyo nakaka-relate talaga kasi ako sa nangyari sa kanya. Sana judgers, let's all not be quick to judge. Huwag tayong mabilis mag-judge ng isang tao. And sana maging way to itong vlog ko para hindi mangyari sa iba, hindi mangyari sa inyo, kung ano man yung pinagdaanan ni Aura. At sana respetuhin natin kung ano man yung maging desisyon niya. At syempre, respetuhin din natin kung ano man yung maging desisyon ni Feng. And that's all for today, judgers. Kahit medyo malungkot, I'll see you again sa aking next vlog.